So ayan, welcome back to my channel. Ngayon naman po ay gagawa po tayo ng isang masarap na merienda, isang masarap na pangnegosyong recipe. Gagawa po tayo ng kutsinta. Sa isang bowl, maglalagay po tayo ng 2 and 3/4 cups ng water. One and one half cup ng brown sugar. Kung gusto niyo po na medyo dark po yung, medyo light lang po yung kutsintaan nyo, gumamit na lang po kayo ng wash na sugar. So ito po, kung gagamit po kayo ng dark na dark, pwedeng hindi na po kayo maglagay ng food coloring or ng achuete. So gagamit po tayo dito ng 1 cup ng all-purpose flour and 1 cup ng cassava flour. So, haluin po natin ito. And then, isisift po natin ito para wala pong mga buo-buo. Para makinis ang ating kutsinta. Gumamit po tayo ng cassava flour, mga kasosyo, para medyo makintab po ang ating kutsinta. So ayan, nasift na po natin. Haluin po natin ito hanggang wala na pong buo-buo na harina tsaka cassava flour. So kapag nahalo na po natin ito, gagamit po tayo dito ng lye water or lihiya. Bali 3 teaspoon lang po yung gagamitin natin. Ito po ay nakakatulong na magpakunat ng ating kutsinta. Mayroon po nagtatanong na kung pwede daw pong huwag na lang lagyan ng lye water. Pwede rin naman po, pero hindi po siya ganun kakunat. Parang iba po yung texture, pero pwede naman po. So, since wala po akong achuete, gagamit po ako ng food coloring na egg yellow food color. So, i-adjust nyo na lang po. Kung medyo dark na po yung sugar na gagamitin nyo, pwede naman po hindi na tayo gagamit ng food coloring. So, ang gagawin ko po ay set ko po ito ng magdamag. Kasi titingnan ko po yung pagkakaiba, mga kasosyo, ng pinaalsa or sinok or binabad. Curious lang po ako kung ano bang kalalabasan kapag binabad ko siya, tsaka hindi binabad. Yung bang pakatimpla mo, iluluto mo siya kaagad. So ito, siset ko po siya or ibababad ko po siya ng magdamag. Set ko po ito, mga kasosyo, ng 7 hours. Okay, so ito na po, mga kasosyo. After 7 hours, so ayan, nagbuo-buo na po yung ating harina, ang ating cassava flour. So haluin lang po natin ito. Sasalain po natin kasi may mga residue po na galing sa asukal tsaka mga buo-buong harina. So gagawa naman po tayo ngayon ng isang timpla, yung bang hindi siya ibinabad or hindi siya sinook ng magdamag. Ganun din po, maglalagay din po tayo ng 2 and 3/4 cups ng water. 1 and 1 half cup ng brown sugar. Maglalagay po tayo ng 3 teaspoon ng lye water. So, yung 3 ingredients po natin, isisift po natin. 1 cup ng all-purpose flour. 1 cup din po ng cassava flour. So, isift po natin para makinis ang ating kutsinta. Okay, and then combine na po natin yung ating dry and wet ingredients. Haluin po natin ito hanggang wala na pong buo-buo or wala ng lumps sa ating mixture. Maglalagay tayo ng food color, 1/4 teaspoon lang po. Pero optional lang po kung gusto nyong maglagay o hindi, okay lang po yun.
Kasi dark na po yung, kapag dark na po yung sugar na nilagay nyo, pwede naman pong hindi na kayo maglagay ng food color. So, salain po natin kasi may mga buo-buo pa. Para pinong-pino ang ating kutsinta. So, tatanggalin po natin itong mga bula-bula na ito, mga kasosyo, kasi isa rin po ito sa nagsanhi ng, alam mo yung may dimple sa gitna, yung may hole sa gitna ng ating kutsinta. Susali na po natin. So, ito po may color coding tayo. So, ito pong nasa yellow and green po natin na molder, ito po yung hindi natin binabad na mixture. Tandaan nyo po. So, ito naman pong blue and red, ito po yung ibinabad natin ng 7 hours or magdamag. So, ito pong molder po natin, pinahiran ko lang po siya ng oil para pag tinanggal po natin ang kutsinta natin mamaya, so hindi po siya madikit. Hindi po ito aalis sa mga kasosyo. Kung gaano po kadami yung nilagay nyo dyan, pag naluto po siya, ganyan lang din po siya kakapal. So, steam po natin ito, mga kasosyo, ng 25 to 40 minutes, depende po sa lakas ng apoy. Pero advice ko po na kapag ilalagay nyo po ito, dapat po kulong-kulo po yung tubig. And then after 5 minutes, hinaan nyo na po ang apoy nyo sa low setting po ng kalan nyo po. Para wala pong hole or butas po sa gitna or walang dimple ang ating kutsinta. So ayan po, after 40 minutes, ito na po ang ating kutsinta. So ayan, wala pong dimple or butas sa gitna. So antayin lang po natin ito na medyo lumamig ng konti bago po natin tanggalin sa molder niya. So ayan po, medyo malamig na po siya. Ayan, ito na po ang ating kutsinta. So, try nating tanggalin. Alright, ito na nga po ang ating kutsinta. O, tingnan nyo naman po, buong-buo siya. Ayan, tumatayo siya. Ayan, makintab po siya. Swak na swak po ito na pang negosyo. Kung magtatanong po kayo kung magkano po ang benta ko dito, since yung molder po natin ay medyo malaki, malaki po ito, ang benta ko po dito ay 5 pesos po ang isa. So, bali nakagawa po tayo ng 46 na peraso po. Actually, ang puhunan po nito ay hindi po ganun kamahal. Medyo ang mahal lang po dito ay yung pag-steam natin kasi medyo mahal ang LPG ngayon. Pero kung may panggatong po kayo ay laki po ng kita nyo sa kutsinta. So, ito po yung ating binabad na mixture. Ayan. So, makintab po siya. Kita nyo po, hindi po siya mahirap tanggalin kapag pinahiran po natin ng oil ang molder natin. So, next naman po ay tatanggalin naman po natin sa molder itong ating kutsinta na hindi natin binabad.
So, kumbaga on the spot, after nating matimpla, niluto ka agad natin. So, ayan. Makintab din po siya. Halos walang pagkakaiba. Yan. So, lagay natin dito. So, halos walang pagkakaiba po mga kasosyo. Wala lang. As in, parang wala lang. So, mamaya, titikman natin kung ano ba yung texture niya, yung kunat niya, yung ano ba, may pagkakaiba nga ba o wala. Try natin. Okay, so titingnan na nga natin kung ano ang pagkakaiba ng dalawa. So ito yung ating binabad ng magdamag. And then, ito namang sa dilaw or sa yellow, ito yung on the spot or after nating timplahin ay niluto ka agad natin. Ayan na. So, tingnan nyo po, wala siyang pagkakaiba. And then, yung texture. Ayan, makunat siya. Malagkit, makunat. Ayan. Ito kasi yung camera natin nag-autofocus. So, ganda-ganda po ng texture ng ating kutsinta. So, ayan. Malagkit. Pero, tamang-tama lang po yung ano neto, yung lagkit po. And then, ito namang isa. Ayan, ganun din. Malagkit din siya. Makunat din. One more time. Ayan. Sa kabila. Tingnan natin. Okay, halos parehas lang mga kasosyo. Syempre, alamin natin kung ano ang lasa. Kung ano ba yung pakiramdam kapag kinagat mo siya. Ayan, eto. Makunat siya. Matamis. Eto rin. Tingnan natin. Boom! Oh, yun no, walang pagkakaiba. So, syempre, masarap ito mga kasosyo kapag meron tayong kinayod na nyog. So, ayan, ready na po ito mga kasosyo. I further conclude na wala pong pagkakaiba sa ibinabad at hindi ibinabad na kutsinta. So, pwede nyo po itong gawin kung kailan nyo gusto. Kung gusto nyong meriendahin ka, kunyari, luto kayo na merienda agad-agad. Luto ka agad. Walang pagkakaiba mga kasosyo. So ayan, makintab ang ating kutsinta. Ayan, sana po nagustuhan yung aking recipe and makatulong ito sa mga gustong magnegosyo ng kutsinta. So ayan po, thank you for watching. Yung hindi pa po nagsusubscribe, mag-subscribe ka lang and hit that bell para updated ka sa mga susunod ko pang video na gagawin.